Whoo! Exciting nung laro. Wow! Ay! Napaka-exciting. Kinapos lang talaga. 1 point. Sayang. Sayang. Lamang yung Jordan ng 19 nung halftime, guys. Pero itong mga boys natin nagpakita ng puso. Oh, once si Justin Brownlee, kinakarga niya talaga yung buong national team. Kaso hindi naman pwedeng kay Brownlee lang. 'Di ba? Si Scottie nandiyan, pero yun nga nahabol at nung dulo, last 30 seconds, si Scottie Thompson, ang ganda nung rebound niya. Pumunta siya sa baba, tapos na-foul siya. Kaso yun lang, dalawang free throw. Hindi pumatay sana. Tay sana kung sakali, kung isa man lang yung pumasok. Oh, pero ayun, tapos ito nagtataka din ako nung pagka huling play ng Jordan. Tapos namintis 6 seconds na lang. Ano, naubusan ba tayo ng timeout? Hindi ko alam eh, wala na ba tayong time? Kasi kung meron pa tayong isang timeout noon, kung hindi inubos yung mga timeout, nakapag timeout sana, nakapag set play pa sana tayo. So 6 seconds kailangan mong itakbo all the way papunta sa kabilang court. O tapos tumira si Ray Parks. Hindi, well, ang hirap na nung shot niya, talagang ang hirap na nung pagtira niya noon, kaya napakasayang talaga. Alam nyo, itong game na to, pinakita yung puso ng mga players natin na never say die. Yun, na rub off nung mga nila Scottie, nila Jamie, nila Brownlee, yung never say die sa ating mga players. Kaya kahit tagilid, kahit nagawa nilang exciting yung laro. At tuwang na, sayang wala ako doon. Nanonood ako ng Premier Night Martyr or Murderer. Dito rin ako nakapanood. Exciting pa naman. Akala ko dapat sure win tayo eh. O, kaso iyon. Kaso kinapos talaga sa huli. It shows yung mga kakulangan natin. Napakagaling ni Brownlee. Dala-dala niya tayo. Pero hindi pwede naman puro kay Brownlee lang. hindi pwedeng buong laro, 'di ba? Diyan lang ibababad mo lang. Yun na yung pinaka natin. Doon na lang tayo aasa. So, nakakalungkot. It shows yung mga kakulangan natin, mga kakulangan na maski sa sa pagpasok-pasok ng players, may mga pero yun na nga sa akin. Masaya pa rin ako na at least ginawa nilang exciting yung laro kahit natambakan tayo nung first half, 'di ba? Pinakita natin na hindi tayo magpapatalo at talagang ginawang exciting yung laban. Tingnan niyo yung Jordan, tuwang-tuwa pagkapanalo, no? Talaga na-appreciate nila yung pagkapanalo laban sa Pilipinas. Yung si Tucker, ang lakas nung nila, si Dar Tucker, talagang yun talaga ang gumagawa para sa Jordan. So masaya sila na natalo nila yung Pilipinas. Alam nila kung gaano ka-importante sa atin yung basketball eh, at kung gaano natin sineseryoso, 'di ba? So parang siguro in a way parang nakampante ba tayo dahil ang dali nung panalo natin sa Lebanon. Eh yung Lebanon baka hindi nila sineryoso, 'di ba? Eh itong Jordan sineryoso yung laro. O yan, ang bigat tuloy nung laban. So it na pinapakita yung kakulangan natin sa sistema, kakulangan natin sa kahandaan. So nakakalungkot eh. Minsan yung panalo, it gives you a false sense of confidence eh, na akala mo hindi, malakas na yung team natin, man, yung pala yun, lumalabas na yung mga kahinaan, lumalabas na yung mga weakness and so anyway, tapos na yung mga window. World Cup na yung susunod. O tingnan po natin kung how we will adjust. Buuin nyo na yung final lineup, yung final pool. Sino ba ang makakasama? Sino ba ang... And hopefully we can start preparing na para po sa World Cup na gaganapin sa April. Pero bago yan, Southeast Asian Games muna. Yun. Ako, nandyan si Brownlee, Southeast Asian Games, mas confident ako sa chance natin. Ang worry ko lang, sobrang daming naturalized players yung mga kalaban natin, pwede nilang gawin yun eh. Yun ang worry ko. Pag yun ang ginawa nila, tingnan natin kung ano magiging epekto nun. Pero anyway, basta full support tayo dapat sa Gilas, guys. Okay? So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Go Gilas pa rin, okay? You gave it your best shot, boys. Talagang we need to
get pull ourselves together and fight back at prepare na for the World Cup. Bye-bye, guys.